Ilaw, ilaw. Hindi ko lang sa iyo. Nig mo ako? Oo, oh, rinig na rinig na. What's up, long brother? Time, long time, bro, ha? Ang ganda na ng kwarto mo, bro, ha? Siyempre, kita mo, kakakuha ko nga lang Prada dyan. May eh. Prada, eh, no? Eh, hindi ko alam kung, hindi ko alam kung nanonood ka ng channel ko, pero... Nanonood? Siyempre. I bring in... sa mga banyo, ano. Banyo boys. Pero congratulations, man. Thank you. Honestly, like I knew na you were PBA material, pero nagulat ako dun sa naging production mo agad sa Bubble. Bago nga pumasok ng Bubble, I was thinking na may PBA pa kaya. Sabi ko, mag-expire na lang ata ako. Wala, hindi pa ako nakakalaro. Ah. Rewind tayo, pare. Kasi... Ah, sige, go lang. Ang alala ko... Masaya. Oh, pare, rewind tayo. Gusto ko yung rewind kasi di ko alam kung anong liga to. Lasal Green Hills ako. Third year high school ata ako nito. O magta-third year high school. As naglalaro yung LSQC ba? LSM. Okay, LSM. So may maliit na bata. Tapos gumagawa ka na nun. Tapos ang lit-lit mo. Sabi ko, sino kaya to? Bilis-bilis mo, ganyan-ganyan. So dun pa lang, yun yung first memory ko. Ito yung subido, yung maliit. Tumangkad ka naman. In fairness, tumangkad ka naman, pare, ha? Lambo na ng konting height. Oo, oh, kahit paano naman tumangkad ka. Nay, kasi yung airpot ko, ano din, UP kasi siya. Teammate niya sila, ano, Tito Benj, Rocco's Ronnie. 86 yung daddy mo. Sila lang yung nag-champion. Ah, so kasama siya dun sa champion team? Oo, kasama siya dun. Nice. Oh, iniiyak ako na yun, sinisermon ka pa. Yun ang mahirap, pare, yung sermon. Tapos pa-uwi kayo sa isang kotse, di ba? Oo. Oh, sermon ka hanggang bahay. Mami ko, tuloy-tuloy, hanggang kumain ng dinner, ganyan. Motivation ko na pag-uwi ko. Hindi galit yung mami ko. Pero yung mami ko, nung simula na nag-college ako, minsan na lang siya nanonood live kasi hindi niya kinakaya yung kapa. If nanonood siya live, hindi naman nanonood, nakapikit lang, may rosaryo hawak. So, siya yung isa sa mga na ko-close up ng ABS pag di kita sa UST pa. Mga ganun, no. Alam mo, eto walang halong cooking, bro. Ah. Kasi, walang halong cooking. Nung mga grade school days, ko, nanonood na ako ng mga NC sa high school pa lang, ha? Na yun, na napapanood na kita sa Green Hills, bro. Si Airpat, siya nagsasabi sa akin na, oh yan, panoorin mo yan. Tapos binapanood na kita noon, bro, hanggang noong nag-college ka. One of the mga few point guards na tinignan ko talaga noong una. Kaya pala laging points guard ka, pare. Mali yung ano mo, mali yung mga pinapanood mo ng bata ka, eh. Hindi basketball. Yung adjustment mo lang sa Zubel na big school, bigla, ganun. Na-culture shock ako, honestly, di ba? Kasi coming from an all-boys school, di ba? Pagpasok mo, uy, kailangan ko na pala maligo pag umaga. Pag sa South naman, maliit lang yung mundo, eh. Para sobrang liberated lang ng mga tao. Relax lang talaga. Walang judgmental ng mga tao. Coming from an all-boys school, ganyan. Eh, di may mga nakilala na ako. Through my teammates, mga babae, ganyan. Di ba? Nagulat ako, may isa dito, ano, hindi ko rin i-name, di ba? Pero... Huwag mo na i-name! Puta, huwag mo i-name! Pero makulit. Gulat ka? Ko, not yet, dito pa na ulit. Pero, iyak, inulang ako. Wait lang, so doon ka tumira? Nakatira kami nila Axel Torres sa Ayala Labang. May nirent yung Zubel na house. Wala na kayong bantay, wala. Wala kami bantay. So masasabi mo na sulit mo yung... Ito, nung buong high school ko, masaya. Pero ngayon kasi, sobrang strict na nila. Siguro natuto na sa amin nila Axel. Wait, so yung Zubel ngayon strict na? Yung dorm na sa loob na ng ano, ng Zubel. Hindi na dati na sa labas. Ako, tricycle ka lang, town center na. Nag-girlfriend ka na high school ka? Nung ano, hindi, wala tayo dyan. Hindi ka nag-girlfriend. Basketball lang tayo. Hindi, ibig sabihin lang nun, ayaw mo mag-commit sa isa. Huwag mo ulokoy na basketball, puta. Hindi. Pare, ganito tayo. Basketball lang. Focus lang tayo studies and basketball. Takinang yan. Kabatch mo ba si Diego? As in kabatch? Parang hindi ahead sure kung ano. Kasi nakilala ko si Diego dahil sa kids group. Pero ang sinabi niya sa akin, na kayo hindi talaga sure yung kayo talaga yung naglalaban nung high school. Oo, high school talaga. Pag sinabi mo, oh, UP, Zubel. Diego, Dario, Red Sheet, tingnan natin. Ganyan. Kasi parehas laro eh. Matunog ka nung ano eh, matunog ka nung high school. Sa basketball world ah, hindi sa ano ah. Diba yung tunog na pinag-uusapan natin kanina, matunog ka din ata sa ano, labas ng basketball court. Low-key lang tayo doon, under the radar lang. So, anong teams naman ang kumakausap sa'yo papasok ng college? Pa-college ako, ayan, DLSU. Diba? Oh, so, syempre, unahin ko yun dahil
from Zubel, di ba? Yan, UST, Ateneo, tinay ko. Kaso ang mahirap kasi sa akin ng time na yun, matunog nga pangalan ko, pero nung batch ko kasi, grabe din yung ano eh, yan, sila Hubert, di ba? Nung time na yun, nung batch, oh, nung batch na pumasok ako, yun yung time na sila Pinggoy, di ba? So mga ano din, mga grabe din, mga blue chip rookies din talaga. So ako, hinanap ko talaga kung ano yung school na okay, tapos okay yung basketball program ng time na yun. So pinili mo yung sheriff lang yung top point guard, ganun? Mas sabi ko may play time ako dito. medyo kaya yung top point guard dito sa UST, ah. Usapan to sa college eh, nung time ko lalo. Yung initiation sa... Di ba kumakalat yan? Kumbaga, yung initiation sa Lasal, alam ko yung initiation sa Lasal, yung Omega. Omega lang yun. Ikaw, bro. Hmm. Like, I can only imagine, pare, na senior ko puta si Kevin Ferrer. Tangina, si Kevin Ferrer ang senior ko, bro. Tapos, pare, Louis Vigil. Paano yun, bro? Kung, like, sinasabi sa amin, ah, even nung time ko pa, ha, na talagang UST ang pinaka-wild na initiation, na rookie hazing, ganun. Hindi ko ma-imagine, pare, Kevin Ferrer, pare. Hindi ko ma-imagine. Paano yung, ano na yun, dynamic? Ano, basta, hindi, ako, noong 2018, sobrang excited ko nung nalaban ko si Coach Aldin. Siyempre, balik ako. At sinag-usap kami na pupunta nga siya ng UST. So, bumalik ako kaagad noon. Tapos, ano yung craziest Aldin Ayo story mo na binigyan kanya ng kumpiyansa? Kasi pare, si Aljun daw, bro, sa play daw, talagang, Aljun, pag nakomin bola, dribble mo agad 3 points, tapos itira mo, wala akong pakialam kung sino yung bumantay sa'yo. Tanginat, pwede kong gawin yun. Pwede kong gawin yun. Yung ganun. Pare, ganun na ganun din. Pero nung nag-iba ng coaching style si Coach Aldin 2018 to 2019. Talaga? Ano yung difference? Hindi na ako volume score. Pero nahirapan ako mag-adjust. Oh, yun nga. Kasi kwento mo sa akin yung buong alita na yun. Wait, paano mo nalaman yung alita na to? Oh, come on, bro naman. Ano po yung alita na yan? Pare naman, basketball yan eh. Alam ko na lahat yan. Nagka-alitan kayo. Buti ka nga umalis, di ba? Kwento mo yun. Ano na yun? Water under the bridge na yun eh. Okay na yun. Kwento mo na lang. Who was the first PBA player or PBA moment na sinabi mo, putang ina, PBA na to? First few games ko, nakasabay ako eh. Pero yung na-challenge talaga ako na, as in, depensa ako, ganyan. Kay Stanley Pringle, bro. Eh, bro, yun naman natin. Yun ang pinakamagaling sa buong PBA. Basta fast break. Ano ko siya, binump ko siya na ganyan. Parang gano'n ka na lang. Sabi ko, nasa PBA na talaga ako. Kasi ikaw pa yung nambangga. Oo, ako yung bumangga, bro. Posible na hindi ka nire-renew niyan. Sobrang excited namin para sa'yo. Ako, galit pa rin naman ako sa'yo kasi, di ba, hindi dahil sa'yo, pare. Pero low-key, takot na talaga ako noon. Sabi ko, puta, UST kalaban. Sabi ko, mahirap to. Eh, yun yung time, sinabi ko rin to kay CJ, yun yung time na mainit na kayo. Eto na. Tapos, syempre, yung mga bata ako pang artista, di ba, medyo, tangin na naman. Sabi ko, patay tayo dito. Pero bro, pag UP ang kalaban, itong kahit last year, or nung unang year pa lang ni Coach Arne, pag UP kalaban, gigil na gigil talaga kami. Sabi nga ni CJ, pare, di, talaga pag UP daw, parang ano daw kayo eh, parang wala, kakainin namin ng boy to. Oo, ganun talaga. Ni-enjoy namin kalaban UP. Eh kasi pare, iba din yung crowd ng UP-UST, sarap din kasi nung crowd ng UP-UST, di ba? So, oo, masaya talaga. Marami ka na paiyak last year, buisit ka.